Magandang buhay mga Rep Office. Ayan na, nagbabalik tayo ngayon guys para sa isang panibagong YouTube video. Guys, syempre dito tayo ngayon sa MM Cruz Bicycle Trading para sa isang bike check video guys ng abot kayang mountain bike. So, ang ibabike checkin natin guys ngayon ay ang Tecno Redeem 5.0. So, meron ako guys nakita doon na Tecno Redeem 4.0. So, babalikan natin yon. Dito muna tayo ngayon sa ating 5.0. Ayan. Guys, wala na tayong intro. Diretso agad tayo dito. Oh, ayan na mga Repa Pips. So, Tecno Redeem 5.0. Ang ganda nito guys para sa mga naghahanap ng budget meal na mountain bike dyan. So, tamang-tama sa inyo ang bike na to. So, sisimulan natin guys ang bike check. Siyempre, sa kanyang frame. Ang frame niya, guys, ay 16.5 or medium ang size. Ayan. So, nasa kalagitnaan ng sizing itong frame na to, Tecno. Ayan. Kung mapapansin natin, guys, glossy blue dito sa upper and glossy black dito sa may bandang baba. So, sa ko ba nakita tong ganitong design na mayroon two-tone? Ayan, nakalimutan ko na, guys, eh. Pa-comment na naman guys kung napanood niyo yung aking video na ganito yung kulay. Gantong-ganto din guys. Two-tone din siya. Glossy pareha siya. Tapos yung ibang decals niya guys, gray. So kung black, glossy black, tapos glossy blue, lahat ng decals niya ay gray. Tecno dito, then dito may gray, may Redeem 5.0, may gray dito, may gray, tapos may Cross Country MTB dito, tapos may Tecno dito. Tapos dito sa may bandang top tube guys, Redeem 5.0. Mukhang ano to, aerial black pa yata ang ginamit dito guys. Tapos may logo dito na Cross Country. And so mga decals, makakapamo siya lahat nung ito. Ah, water decal siya guys. Ayun, nakita ko siya pag nilapitan. Ayan. Made from 6061 aluminum alloy ang ating frame. Alloy lodi oh. Hindi siya smooth welding guys. Wala na masyadong ano yun. Eh, hindi nakakabawas ng performance yun. Ang ganda pa rin tingnan yan, guys. O, di ba? Sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. O, di ba? ICR siya, guys. Dalawa. Isa rito sa top tube. At isa rito. So, nakabakante yan. Nag-iintay yan ng iyang kapartner. Nag-iintay ng kadate yan. Naka-one bay kasi tayo, guys. Yan. Tapos itong nasa ilalim. Hydraulic brakes yan. Kagaya nung akin, guys. Ito nilagay ko dito sa kabila. So, punta lang kayo sa inyong mekaniko. Ililipat niya yan para naka all internal na kayo. At straight tube tayo guys. Kaya kung makikita ninyo, 110mm ang haba ng ating head tube. Integrated ball bearing. May nakalagay na parang T. Ayan guys, T. Ang ating logo dito. So, Tecno. Ayan o, Tecno, Tecno. At dito lumabas yung kable ng RD sa may C-tube, then dumaan dito sa chainstay. Yung chainstay niya pabilog na may bridge. Yung seatstay niya ganun din. Malapad.
na may bridge. Siyempre, uy, walang stopper. So, hindi siya pwedeng lagyan ng FD. Tingnan natin dito sa taas. Ah, wala din, guys. Hindi siya pwedeng lagyan ng FD. Ayan, guys, take note, ha? So, itong bakante na to, na butas na to, para to sa hydraulic brakes. So, wala eh. Walang stopper ng FD, guys. So, hindi to pwedeng lagyan. Ayan, so, buti na. Check natin. At yung kanyang dropout na papalitan, madaling maghanap niyan. Siyempre, meron yan dito tornilyo ng bike rack. So, ang ganda ng ating frame, guys. Simpleng-simple siya, pero magandang tingnan. So, sabi nga nila, simplicity is beauty. At dito tayo ngayon sa suspension fork. Ayun, bakal. May manual lockout, close open. May preload sa kabila. Ang stanchion niya, 108 mm ang haba, mula dito hanggang dun. Ayan, na may sticker ng Tekno. Sticker ba to? Adicals! Yan guys, decals yung ating Tekno. Hindi natin ito matatanggal. Habang buhay na yung magkasama. Akala ko kanina sticker yo. Ang ganda. At syempre ang hubs natin. Uy! Max Zone! Taiwan! Oh, diba? Aluminum alloy. Palagay ko guys, ball bearing pa to. Ay hindi! Sealed bearing Lodi. Oo nga guys, sealed bearing. Ayan, kung hindi ako nagkakamali guys, ang ganda nito. Quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Baka lang ating spokes guys. Double wall alloy na rim. Na may sticker na Tekno. Alloy rim. Ayan, nakita natin. 25 or 30 mm siguro ang lapad nito. At ang gulong natin guys ay skin wall na compass. May compass ka na, may gulong ka pa. Na ang sukat ay 27.5 by 1.95. So medyo may kalakihan yung spikes niya guys. Ayan, so pwedeng-pwede to sa trail. Tapos ang taas pa ng clearance nyo. So sa ganitong fork, so sa ganitong taas, sa ganitong lapad ng clearance, pwede kang maggumamit ng 29 na gulong dito. Ayan, so tingnan naman natin sa kabila. Ganun pa rin, Max Zone na hubs, alloy rim, alloy, Lodi, quick release, 32 holes, baka lang ating spokes, double wall alloy na rim na may sticker na Tekno, at gulong na compass, na ang sukat ay 27.5 by 1.95. So tingnan naman natin dito guys, so palagay ko dito guys, mukhang kaya mo pang gumamit ng 29, mataas yung clearance, malaki yung clearance dito, malaki pa rin yung clearance dito. So palagay ko pwede ka maggumamit ng 29 na gulong dito sa frame na to at dun sa fork. Ayan. At pakinggan natin yung tunog ng kanyang hubs. Ayan. Swabe yung tunog ng hubs niya guys. Ayan. Hindi siya ganun kaingay. Hindi siya ganun ka tahimik. Pero base dun sa aking bike, yung ganitong pagbagong ganito, bagong biling ganito, at di katagalan mo, wala rin yung tulog yan. Tatahimik din yan. Ayan. At bilangin natin ng speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed. Ang ating cogs na ang tatak ay AY. Parang AY yata yung nabasa ko guys. U-Link. Uy, bago sa akin to guys. Bago sa akin tong cogs na to. U-Link na 36. 11 to 36 teeth. 11 pinakamaliit, 36 pinakamalaki. At ang RD natin guys, ang laki nito oh. Oh, tinan nyo, bubuka ko ha. Oh, ang haba. Oh, ang haba-haba. Microchip, 10 speed. Alloy ang kanyang pulley dito sa tension. Then sa guide pulley, plastic pa rin. Ayan, plastic. Ang ati, plastic tong body na to. Ito, to. Plastic. Itong pinagkakabitan ng body screw, high screw, saka low screw. Ngayon guys, meron akong hack. Para mapalitan nyo to, mas maganda, stainless ay papalit nyo rito. Magiging stainless na tornilyo. Ayun. No, search nyo lang guys sa aking YouTube channel. At yung kadena niya guys, ang ganda oh. May black silver, KFC. Ah, ito yung sinasabi ko na may kalaban na si anong kadena yun? KMC. Ayan, mayroon ng kalaban si KMC. Si KFC. At ito pa, isa guys. Ngayon lang ako nakakita na ganitong crank set. Hindi ko alam kung nasa ng tornilyo nito guys.
Hindi ko alam kung one piece ba to o meron tong tornilyo sa likod. Hindi naman natin pwedeng baklasin to, guys, para makita. Ayan. 170 mm na crank arm made of alloy, square tapered, bakalan chainring, 34 teeth kung hindi ako nagkakamali, guys, dito. Talagang hindi ko pa na malaman paano to, guys, oh. Ayan. Siguro kagaya siya ng SRAM na nandito, meron siya sa likod. Ayan, subukan natin silipin. Ah, ayun, guys, meron siyang lock. Para nga siyang SRAM. So meron siyang lock sa likod. Oh, ang cute yan, tingnan, no, wala siyang tornilyo. Ang linis tingnan ng ganitong crankset, guys, promise. At syempre alloy na clamp. Ayan, seat clamp. At ito, guys, kanina ko pa ito minamagnet. Ngayon ako nakakita ng ganitong seat post na alloy. Minamagnet ko talaga to, guys, promise. Kukuha ako ng magnet, papakita ko sa inyo. Ayan, guys, oh, nalalaglag, oh, magnet. Oh, alloy yan, guys, promise, alloy. Oh, kasi kung bakal yan, ganito magiging itsura niyan, guys, oh. Didikit yan, oh. Oh, di ba? Dumidikit, oh. Nalalaglag, pero dumidikit. Mahina lang kasi magnet natin, oh. Ayan, oh. Pero ito, guys, oh. Ayaw talaga niya, oh. So, first time kong nakakita ng ganitong seat post na alloy. Siyempre, gawa yan ng Tecno. 27.2 ang taba. 350 mm ang haba. Tapos yung pedal niya, guys, hard plastic. Ball bearing. Ayan. Mayroon akong video nito, guys, kung paano ko ni-repack. Huwag na kayong bumili, repack lang yan. At syempre, upuan niya, guys, Tecno, ang lapad nito, guys, oh. Ayan, at ang kapal ng foam. Ayan, sarap upan nito, lapad, oh. At ito, mayroon daluyan ng ihimo at singawa ng utot. At syempre, dito tayo sa handlebar. Yung handlebar niya, guys, 690 mm ang haba, na may tatak na Tecno, made of alloy, guys. Ayan, alloy Lodi, oh. Ayan, tingnan natin kung may setback. Uy, straight. Diretso. Ayan, tingnan natin kung may high rise. Wala. Wala siyang rise. At yung stem niya, 90 mm. Na may tatak na Tecno. Alloy din yan, Lodi. Alloy, Lodi. At yung top cup niya, alloy. Spacer niya, guys. Hindi ko malaman kung ilan yung spacer niya, guys. Parang ano yata. Dalawa. Isang 40 at isang 10. Ayan, kung nakikita niyo, guys. Isang 40 at isang 10. Tapos yung dust cap niya, alloy din. Mga 20 mm to. Yan. At, uy, ang ganda ng hydraulic brakes niya, guys. Race work hydraulic brake. So, ito yung may pivot. Tapos sa kabila, microchip din na shifter na 10 speed ba ito nakalagay? Yan, 10 speed microchip. Race work. Tapos yung grip niya, guys, goma na meron dito, pampalambot. Hindi ko alam tawag doon, yun. To, ang lambot niya, guys, pag ginawakan mo. Ayan. So, dito tayo ngayon sa kanyang rotor, guys. Yung rotor niya, guys, yung pangkaraniwang 160 mm na rotor na nakikita natin sa mga built bikes. Tapos, IS mount na race work na caliper. Ayan. Yung ganda nito, guys, promise. So, sa kabila naman, guys, naka-post mount na race work na caliper, 160 mm na rotor. Ayan. At ito yung kabila ng ating crank arm, Tecno alloy, 170 mm. Ayan, sealed bearing ang ating BB. At syempre meron tayong lalagyanan ng malamig na inumin, no? Bahala kayo kung anong gusto nyo inumin. Ayan, Pocari Sweat para masarap. O kaya Gatorade. Ayan. Pero kung gusto nyo magdala ng beer, ayan, Red Horse, so sarap nun, no? At palagay ko wala na ako nakakalimutan, guys. Sulya pa nuli natin to. Ganda nito. So ayan na, mga Repa Pips, ang ating bike check ng Tecno Redeem 5.0. Ayan, nagkakalaga nga pala to, guys, ng 10,500 pesos lang. Siyempre, dito yan sa MM Cruise Bicycle Trading. And siya nga pala, guys, meron tong freebies na helmet, battle cage holder, saka battle mismo. Ayan, so ready ka na mag-rides dyan. Ayan, oh. At tumatanggap nga pala sila dito, guys, ng home credit para sa mga gusto mag-avail ng hulugan na mountain bike, 30% down payment. Ayan. So ilalagay ko sa description, guys, or mga Repa Pips, ayan, nasasanay na tayo. Lalagay ko sa description, mga Repa Pips, ang kanilang Facebook link, contact number at Google Maps sa mga gusto mag-avail na itong ating binike check na Tecno Redeem 5.0 na tamang-tama, guys, sa mga naghahanap dyan ng pangre-regalo at ipambibili ng aginaldo nila sa
Pasko. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Road to 7,000 na tayo guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!